Guys, ngayon guys, lumabas muna ako. Kakahinto lang po ng ulan. Ayan, nakita nyo, basang-basa po yung. At mainit, pero medyo maambon pa rin. Gusto ko lang makita nyo. Kasi si Lolo, pag may ganito po siyang basura guys, kagaya ng mga nabubulok na prutas, lalo na pag saging, kapayas, ganun. Ayaw niya ipatapon doon sa basurahan namin. Ayan, malinis na dito guys, o pinalinisan na guys. Diba nung unang mga video natin? Maglalaro ang mga ibon. Dito niya ipinipatapon sa likuran ng kapitbahay. Diba nakita niyo na to sa mga video natin na stop house po ito ng mga trabahante sa restaurant sa kapitbahay. So ayan, pinuputol na yung mga puno dito. Grabe to ka ano eh. Maganda na siya. Ang laki ng lupa na to guys eh. Parang pwedeng-pwede pa siya isang bahay o dalawang bahay. Ayan. So ngayon, dito tayo dadaan para itapon natin tong saging. Ayaw niya ipatapon doon sa ano guys dahil daw magtutubig. Ay naku na talaga yung mga mindset ng matatanda guys. Nakita niyo yan? Ang daming mga ganong plastic-plastic dyan. Yan, mga saging yan guys. O, yan natin itatapon. Kung ako ang nakakapit bahay nito guys ba, tapos may mga dahon ng saging. Naku guys, matutuwa talaga ako guys dahil ayan o, may mga ano pa doon o, pumelo o. Yan sa kapitbahay po yan. Pag may mga saging guys. Ito guys talagang nilinisan po ito ng ano may ari. May mga dahon ng saging. Siguro araw-araw akong gumagamit ng dahon ng saging. Doon kasi sa amin wala. Walang ganito. Iba kasi yung housing doon sa banda sa amin. Dikit-dikit ba. Ayan. Kahinto lang ng ulan. Kaya ay pupunta pala ako doon sa manggahan guys. Total naman madaanan naman dito eh. Para hindi na ako dadaan doon sa likuran ng bahay. Yan, tingnan nyo. Tumubo na lang yung mga ano. Mga niyog. May mga mangga po. Mga mangga, nalaglag. Ako, nagsawa na ako sa mga mangga guys. Ayan, pati dito, pinaputulan na nila. Ayan. Malinis na yung paligid ng kapitbahay guys. Mabuti naman kasi ang gulo. Ito po yung may-ari doon. Kura nila, nilinisan na talaga. Ayan. Ay, dito pala nila nilalapag yung ano, yung mga gamit sa likuran ng bahay ni Uncle kasi mayroon silang inaayos. So hindi tayo makapunta sa manggahan doon sa likuran kasi yan ni Uncle, guys. Tapos dito kasi mayroon silang inaayos. Hayaan na lang natin kasi may inaayos sila. Kapitbahay. Yan po ang kapitbahay na may-ari ng restaurant doon sa labasan. Ayan, buti naman at nilinis nila dito. Siguro palagyan nila ng bakod. Ayan. May bunga pa nga yung saging. Ayan. Mga mangga. Ay, naku. Babalik na tayo doon guys. Dito lang ako dadaan ulit. Kasi magulo talaga pag ganito. Hindi nila linisin. Ayan. Pag ako nakabahay na ganito ang paligid ba, hindi ako makatulog. Matakot ako sa ahas eh. Pero busy talaga tong may-ari dyan. Bahay na yan. Dahil nga may restaurant sila. Sa dami-dami nilang staff. May bakery din sila guys. Ayan, balik na tayo doon sa ano guys. Kasi umuulan na naman, umaambo na naman. Tingnan nyo ang langit. Galit. Balik na tayo kasi kumakain po si Lolo guys. Kaya lumabas ako, tinapon ko yung ano ng saging. Yan. Ganito dito. Sa lugar kung saan ako nag-work. Mamayang ano pa, alauna na kasi ngayon. Alauna na. So mamaya pa akong alas 4 uuwi. Maulan talaga mula kaninang umaga. At alam niyo ba, yan yung mga harapan na bahay, mga neighborhood. So, nakita nyo naman to guys no dito. Ayan. So wala akong magawa ngayong araw. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys na ganito dito. Boring kasi sa trabaho ko guys. Kaya pero 8 months na ako sa work. Umuulan na talaga guys. Alam nyo ba kanina
galing ako sa naghatid ng mga anak sa school, may payong doon sa sasakyan ni Daddy. Kaso lang, malakas doon kami sa restaurant. So, nakaparking yung sasakyan. Hindi ko na kinuha yung payong. Ang ginagawa ko, guys, bumili ako ng bago. Ayan. Mabulaklakin. Mura lang naman. 10 ringgit lang naman. Which is 120 pesos. So, umuulan na naman. At least, meron akong magagamit. Diba? Napaka-colorful. Ang ganda ng kulay. Tamang tama. Bumalik ako dito. So, alam nyo guys, masaya ako pag maulan. Kasi, yung alaga ko guys, hindi siya lalabas dito magbubunot ng damo. Ayaw ko kasi pag mag-isa na lang siya dito, pag uuwi na ako last 4 guys, magbubunot niya ng damo. Matakot ako. Baka mamaya, mahihilo, matumba. Siya nang mag-isa, walang magtingin sa kanya. Delikado, diba? Kahit may CCTV pa dito guys, pag si Madam malayo naman, na mahirap pa rin. Tapos ditong kapitbahay namin, dito kasi ako dati, dito ako yung may inalagaan akong 97 years old na matanda. Nasa vlog ko din yun, dito yun. Kaso lang, namatay na yun. Kaya dito na ako sa kabila, naghinahire na ako ni Madam. Ayan, ulan na talaga guys. Ulan na talaga. Boring talaga dito, wala ko ibang kasama. Pero sanayan lang yan. May handphone naman at na-enjoy naman ako. So yes, masaya ako pag tag-ulan kasi bahit medyo malamig. Tapos si uncle kasi, yung alaga ko kasi yung inaalala ko. Minsan nga magselos na yung asawa ko sa akin eh. Wala ito sa loob, no? Inatake na naman ako ng aking sino. So yun, tuloy-tuloy natin ang chikahan guys. May chika lang ako sa inyo, no? At saka ano lang ito. Sa haggard nest ko pa naman ngayong mga ilang araw at ang tataba ko na. Napansin ko lang yung asawa ko, guys, laging magsiselos. Ang pinagsiselosan niya itong alaga ko. 'Di ba? Tapos tumatawa lang naman siya, nagsasabi sa akin, sabi niya sa akin, "Ikaw, hindi ka talaga makapag-absent diyan, hindi mo talaga maiwanan yung lulo na 'yan." Yung hindi lulo yung tawag niya, sabi niya, "Hindi mo talaga maiwanan yung matanda, yung boyfriend mo." Ganon siya. Tapos pag sabi niya, "Ay, mag-duty ka na alas 10 mamaya ha, kay sama muna kita, punta tayo sa ganito, ganyan, ganyan, samahan mo muna ako." Ganon si mister. Tapos biglaan. Tapos sabi ko sa kanya, "Hindi naman pwedeng ganon. Nasa trabaho ako, hindi porkit mabait yung amo ko, basta-basta ka na lang mag-abuso. Hindi yung ganon, kailangan one day ahead bago ka magpaalam. Kasi ayaw ko kasi abusuhin yung kabutihan ni Madam. Kasi kahit isang oras lang yun, malate ako guys, hindi pa rin pwede na bigla ka nalang magsabi na kanang, 'Madam, hindi mo na ako ngayon magkapag-duty ha, kasi ganito, ganyan. Kailangan, iba kasi ako eh, pag may rason eh." Kasi mga semester, bigla-bigla, yun pala, nagsisilos na guys. Lagi na lang daw akong loyal daw ako masyado sa trabaho ko, tapos siya daw, ganito, sabi ko, "Diba dati ayaw mo naman akong kasama? Diba dati gusto mo ikaw lang mag-isa lumalabas, kasamang kaibigan mo doon sa kaday, sa mga restaurant, ganyan, mag-usap-usap kayo. Diba ayaw mo akong kasama dati? Minsan nga ako pang mag-isip na kung ano-ano eh, kasi ayaw akong kasama. Inisip ko pa, hindi ka proud sa akin, o ganito, ganyan." Eh ngayon, napansin ko na talaga, since siguro mga April, lagi niya yung ginagawang dahilan yung minsan magkasagutan kami, lagi niya ginagawang dahilan yung hindi ko pag-absent, yung ayaw ko malate. Talagang gagawa siya ng paraan na malate ako. May isang bisis na nainis ako sa kanya, inaway ko talaga siya guys. Kasi alam yung mga marine, minsan kasi, ako kasi, mahal ko ang trabaho ko, ayaw ko kasing malate, lalo na pagtanghalian, kasi pinapakain ko, iniinit ko yung pagkain ni Lolo. Yes, wala akong masyadong trabaho dito talaga, kaya nga ang taba-taba ko na dito eh. Tapos ang haggard-haggard ko pa, kasi kahit nandito ako, iniisip ko yung trabaho ko dun sa bahay, mga bata. Kasi mas maraming trabaho ko sa bahay kaysa dito guys. Dito 1/4 lang ko sa trabaho ko sa bahay guys. Dito more on upo lang talaga ako. Kahit hindi naman ako kumakain masyado, ano pa rin, tumataba ako kasi wala akong exercise masyado. Pinapawisan-pawisan lang ako, pero wala akong masyadong as in bugbog yung katawan ko, bawala. Yung utak ko lang yung masyadong stress. Ganun sa kakaisip.
So yes, wala tayong ligo ngayong araw, no? So, pagpasinsyahan nyo na yung ating buhok, Diyos pulod. Ganito lang talaga pag, ano guys, pag, lalo na pag, ano, pag, ano na ako, wala sa mood. Ganun. Minsan naman, magpaganda-ganda rin tayo paminsan-minsan. So yes, ngayong August 26, nag-ano ako guys, na nag-appointment ako na magpadagdag ako ng, ano, yung 6D micro shading. 6D micro shading sa kilay ko dito guys, kasi wala siyang balahibo. Ayan, lumabas yung mga pimples ko, pero okay lang yan, sanay na ako dyan, kaya masanay na rin kayo, kasi sanay na rin yung mga kaibigan ko, mga tao dito, sanay na rin, ang lakas na ng ulan guys. So yun, yes, yun, magsisilos si Mister, marunong na siya magsilos. Diyos ko, kung kailan ka pa tumanda, kayong ka pa magsilos-silos. Minsan pag hindi ko siya lalambingin, kasi nasanay nga ako, hindi ako maglalambing sa asawa ko guys, siya yung maglalambing sa akin. Naku, hindi ako palalambing sa asawa ko, kasi pag nilalambing mo yan, lagi yan may rasa, ay, pagod ako, ganito, ganyan, mainis ka. Oh, so ako, hindi ko na siya nilalambing, bihira lang ako maglalambing. Dati, syempre, malambing ako, kasi syempre, bata pa. Eh ngayon, wala na, kasi lalo na ngayon na may work ako, naku, wala ka dyan, matulog ako. Eh yun, nagtakot talaga ako sa kanya, nagsiselos, pinagsiluksan niya yung alaga ko. Mahal na mahal ko pa daw yung alaga ko kaysa sa kanya. Sabi ko, bakit? Pag dito ko sa bahay, iniwanan mo naman ako. Palagi, lagi ka lumalabas. Tapos, pag magpaganda ako, mag-lipstick lang ako. Tapos, mag-ayos ako ng damit, magpa-sexy ako. Ang dami mong sinasabi. Sabihan mo ako, magpunta ka ng club, magtrabaho ka ng club. O, ngayon, hagar na ako. Lagi na ka pang bahay. Magsisilos ka? Ano ba yan? Oh Lord, wala na yan sa bukabularyo ko yung mga ganon-ganon. Pero na ano ko din na naglalambing lang yun. Ganon lang siya, naglalambing lang. Siguro hindi naman tayo perfecto din. Makalimutan ko lang din talaga na yung asawa natin kailangan, habang tumatanda, kailangan din natin yun ng ano, kailangan din yun ng kausap, ganon. Siguro na na-stress lang yun sa ano niya, trabaho. So yes guys, hanggang dito na lang muna yung ating vlog for today's video, no? Wala, yun lang, pinapakita ko lang yung mga paligid sa inyo, tapos chika-chika ko, te, nagtaka lang talaga ako. Tapos si Lolo, ayun, kumakain pa ng pagkain niya, ng tanghalian. So yes, don't forget to like and subscribe again, as usual guys, bye-bye.